Pilipinas daw mga sangkay gumanti na at nagpadala po ng mas maraming mga barko dyan sa West Philippine Sea. At ano po itong balita mga sangkay na itong mga barko daw ng China na sangkatutak na sa West Philippine Sea ay nag-atrasa na. Hello guys, what's up sa inyong lahat? Lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan na lagi pong nag-aantabay, sumusuporta, nanonood dito sa ating channel. Anyway, before we start guys, pag-subscribe kung una yung ating channel, no? Yung mga bago pa lang po sa ating channel o mga matatagal na hindi pa rin po nagsasubscribe, eto po, i-check nyo po sa ibaba, may makikita po kayo dyang subscribe button, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay ba yun? Napakadali lamang po niyan mga sangkay. At kung kayo ay nanonood sa Facebook ngayon, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Eto guys, meron po tayong update regarding po dyan mga sangkay, no? Ayon po dito sa report, dagdag na barko ng Philippine Navy at PCG ipinadala sa West Philippine Sea sa gitna ng Chinese swarming. So, nagpadala ng mga dagdag, mga sangkay, no? Tingnan po natin. Rosalie, gaano karami ang Philippine Sea vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na deployed sa West Philippine Sea? Ella, dahil sa seguridad at operational matters, hindi inihayag sa public hearing na isinagawa ng House of Representatives Special Committee on West Philippine Sea ang particular na bilang ng sea vessels ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na deployed sa West Philippine Sea, kung saan may dispute ang Pilipinas at China. Bagkos, edinitali ito sa executive session ng House panel. Mm-hmm. Kayma, tiniyak ng National Task Force for the West Philippine Sea na dinagdagan pa ang sea vessels na may Philippine flag sa disputed na lugar. Okay, good move ito ng Pilipinas, no? Kasi kaya nga na yung sinabi ko nakaraan mga sangkay. Claim tayo ng claim na atin yan, pero wala naman pumipesto doon. Ilang barko lang po ng Pilipinas ang nag-iikot dyan. Ang kailangan dyan, mas maraming nagbabantay. Kasi may mga ilan pa pong mga lugar dyan sa West Philippine Sea. Nasakop po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Okay? Na hindi pa po nai-invade nitong Vietnam and China kasi ang very aggressive ngayon ay Vietnam at China. So ang kailangan dyan para hindi na po tayo, madala na po sana sa ano, sa nangyayari ngayon mga sangkay, di ba nga nung napabayaan po natin yan. Bigla na lang natin nalaman yung iba pong mga lugar, may reclamation na, mayroon ng flag ng Vietnam, may flag na po ng China. So, mas mabuti mga sangkay, itong action ngayon ng ating kasundaluhan na magpadala po ito, dagdag na barko ng Philippine Navy at PCG. O, diba? Goods yun. Hiniling naman ng mga mambabata sa task force na ilatag din sa kanila ang mga suwestyo ng NPF-WPS upang matugunan ang mga insidente. Kaya dapat all out yung pagtulong dyan, di ba? Tama itong ginagawa ngayon. Sa pinagtatalunang waterway, sa gitna ito ng matinding deployment ng Chinese militia vessels sa lugar kamakailan. Ayan na nga po mga sangkay, okay? Masyado pong nabulabog ang Pilipinas sa balitang ito. Kita nyo yung mga barko na yan. Nako! Hindi pa ito yung picture na sobrang dami. Pero may isa po talagang larawan, mga sangkay. Ayan, ito. Pinakita rin pala dito na punong-puno ng mga barko ng China itong area na ito sa West Philippine Sea. At isang malinaw, mga sangkay, na picture na ini-invade ng China itong mga lugar na malapit po sa Pilipinas. Ayan po, mga sangkay. At pangambang umigting din ang mga insidente roon. Nangako rin ang mga kongresista na ikokonsidera nila ang mga hiling na dagdag na pondo upang patatagin ang puwersa ng Philippine Coast Guard. O, kita mo? Tingnan nyo to mga sangkay. Nagbarikada. Halatang-halata mga sangkay na mayroon po talaga silang... Ito, invasion po ito mga sangkay. Kaso, mamaya, i-check po natin kung totoong nag-atrasa na itong mga to.
Nagpadala po ang ng mga barko ang Pilipinas dyan, karagdagan. Ngayon ang tanong, aatras ba ang China sa ginawa nila? Diba? Pero totoo yun, mga sangkay, kailangan po talaga na mas malaking pondo para po sa mga nagbabantay sa West Philippine Sea. Kasi para hindi po tayo madalin itong mga mananakop na China at Vietnam. At Philippine Navy. December 5 nang mamonitor ng Philippine Coast Guard na umabot sa 135 ang bilang ng Chinese militia vessels sa Ulyan Felipe Reef. Subalit bumaba na ang bilang na ito sa 28. Ito ay matapos na magsagawa ng patrolya ang Philippine Coast Guard. Oh, umunti mga sangkay nung nagpatrolya na ang Philippine Coast Guard. Balik sa'yo, Ella. Okay, ngayon ito po yung balita. Great Wall kung tawagin, no? Ng mga barko ng China sa Julian Felipe Reef. Unti-unti na di umanong nabawasan. So ano nga ba ang nangyari? Tingnan natin. Mula sa mahigit 100, nabawasan at halos 30 na lang. Unti na lang, halos 30. Ibig sabihin, 30 plus. Ang mga barko ng China na tila bakod sa Juan Felipe Reef. Mm-hmm. Pero ang ilang kongresista hindi raw kontento sa aksyon doon ng mga otoridad. Nakatutok si Tina Pangaliman Perez. Ang tinatawag na Great Wall na mahigit 100 barko ng China sa Juan Felipe Reef na nasa loob ng ating exclusive economic zone, unti-unti raw nabawasan. At kahapon, 28 na lang ang natira sa Julian Felipe Reef. Very good, guys. Sa pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea, may mga kongresistang hindi kontento sa aksyon ng mga otoridad. Grabe naman. Ewan ko, dapat hindi po ganito yung treatment sa ating authorities, no? Dapat siguro pasalamatan nila, pero sabihan nila na kung pwede, masaya kami sa nangyayari o sa ginagawa nyo ngayon. Pero sana mas ano pa, no? Pag mas matindi pa ang gawin kasi para hindi tayo masakop nitong China. Pero, well, kilala naman po natin ang mga to, mga sangkay. Ayoko na lang magkomento kung sino ang mga yan kasi labas na po ako sa politics. But guys, dapat ang ginagawa po talaga nila is mag-advise na ito, dagdagan natin para makatulong naman sa ating bansa. So, 135 noong November 5 and 6, and then you reacted December 2. Don't you think late na yung reaction natin doon? Yung kinatawang ito, Mr. Chair, so hindi po nasasapatan ano, doon sa ginagawa ng ating kinaukulan doon sa pangyayaring ito. Are we effective in doing what we're doing right now? I think so. Now here in Julian Felipe, are we going to celebrate this already with the 135 down to 28? I think so. And then in the next coming days, we're still going to expect that they're going to withdraw. Sabi rin ng AFP at ng Philippine Coast Guard, ginagawa nila ang kanilang makakaya sa limitadong resources nila. Tama naman to, mga sangkay. Kumbaga, alam natin, tayo naman, bukas yung mga mata natin. Nakikita po natin na talagang very, very limited. No? Limitadong limitado, totoo pong limitado talaga. Yung kagamitan, yung resources nitong otoridad natin na dapat sana makakatulong dyan sa West Philippine Sea. So, pero, ang maganda dyan, sinasabi po nila that we are doing their best to protect our territory. Okay. Pinuri ni Representative Neftali Gonzalez II ang mga nagpoprotekta sa West Philippine Sea sa tila David versus Goliath na sitwasyon. Pero hindi niya nagustuhan ang sinabi umano sa media ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na hindi kayang itaboy ng Pilipinas ang mga barko ng China. My God, please naman, huwag tayo nagdi-deliver ng punches natin. May point din, ano? Sana ano eh. Makatotohanan, pero kung totoo yun, hindi ko kasi napanood. No? Kung totoo yun, hindi na dapat sinabi. Though, kumbaga, real talk, totoo naman talaga na may hirapan talaga tayong itaboy yung China sa pambihira naman. Yun ang realidad. No? Kaya nga dapat bantayan yung lahat ng teritoryo. Kaya nga lang, mga sangkay,
dapat hindi na rin po broadcast kasi parang pinuri pa natin ang lakas ng Pilipina ng China kung ganun po yung ating reaksyon. Kasi katulad kagabi na panood ko si AFP Chief Browner, sasabihin mo publicly, it's physically impossible for us to drive them away. Mm-hmm. Eh, ganun pala eh. Ganun pala. Sabihin ngayon ng China, oh sige, wala naman palang capability itong mga to eh. Talagang... Actually, point siya, mga sangkay. Wala ito. So, doon na lang tayo. Kinukuha namin ang pahayag ni Browner tungkol dito. May mga sensitibong impormasyon at rekomendasyon ng National Task Force on the West Philippine Sea na tinalakay ng komite sa executive session o sarado sa publiko. Pero hayagan namang nangako ang mga kongresista ng suporta at pondo para mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa WPS. Ayun, ganda doon, mga sangkay, no? Kailangan po talaga ng support dyan. Kung hanggat maaari, doble, triple, talagang i-modernize kung ano po ang kailangan na mga equipment or anything, defense. Kailangan po talaga yan. Kasi, we know naman, China, hindi na po kailangan natin i-memorize yan. China ay isa pong giant na bansa. When it comes to their forces, military capability, higante po ang China. When it comes to advanced defense, higante po talaga ang China. So, ang kailangan dyan, itulungan po yung otoridad natin, no, na palakasin. Talagang yung sa Kongreso, magpasa po doon ng mga batas o kung ano pa mga action just to ano, improve, not just to improve but to ano, innovate, mga sangkay. Talagang mag-improve at makita po natin na may mga kagamitan na po ang Pilipinas dyan na kaya pong tumapat kahit papano sa China. Okay, ano po ang inyong opinion, no, na bigla pong nag-atrasan itong mga barko ng China sa West Philippine Sea? Ito ba ay dahil sa pagganti ng Pilipinas na pagpapadala ng mga barkong magbabantay sa teritoryo natin? Just comment down below. And now guys, meron po akong isang Facebook group, no? Sa mga solid sangkay lang to. Kung ikaw ay solid sangkay, no, na lagi kang nagsusubaybay dito, yung talagang solid, super duper solid, no? Marami na po yung narito sa Facebook group natin. Private po ito. Private group. Hukbong Solid Sangkay. Hanapin nyo lamang po ito sa Facebook. Tapos mag-join po kayo. At i-approve po kayo ng mga admin. So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.